grabe. Oh, suga, uy. Umaragas ang tubig ang bumungad sa ilang taga-Tampakan, South Cotabato. Umapaw ang ilog ng Taplan kasunod ng malakas na pag-ulan kahapon dulot ng thunderstorm. Stranded tuloy ang mga residenteng patawid sana sa ilog. Wala naman nasaktan sa insidente at humupa rin kalaunan ang tubig. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mga kapuso, tag-init, mag-ingat po tayo lalo sa sunog. 10 pamilya sa Novaliches, Quezon City ang nasunugan. Damay rin ang isang karinderya at isang pampasadang jeep na kabuhayan pa naman ng ilang residente ngayong pandemic. Balitang hatid ni James Agustin. Tulong-tulong ang mga residente sa pagsaboy ng tubig sa nasusunog na mga bahay sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City pasado alas 2 na madaling araw. Ang iba mabilis na hinatak ang mga banyera na may lamang tubig. Mula sa malayo, kitang-kita kung gaano kalaki ang apoy. Gawa sa light material sa mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy hanggang sa dumating na mga bumbero. 4 na bahay ang nasunog, nadamay pa ang isang kantin. Apektado ang 10 pamilya. Si Mang Eduardo tangyang hinigaan ang kutsyo ng naisalba. Pagising ko, bigla na lang may apoy. Tumakbo ako sa CR, nagbubuhos ako ng tubig para maapula yung apoy, pero hindi na kaya. Sobrang hirap, mas maganda pa yung nanakawan kaysa masunugan eh. Ang kapitbahay niya na pamilya Ohel, kung saan nagmula ang apoy, walang nailigtas na isang gamit. Yung kuya ko po, pumunta po siya ng CR, bigla mo niya nakita yung apoy sa taas. Doon na po nagsimula yung apoy, bigla na lang lumakas. Kahit buhusan po namin, hindi kayang ano eh, kasi sobrang lakas. Tupok na tupok din ang isang pampasayarong jeep na nakaparada sa gilid ng isang bahay. Problemado ang driver na si Louie, lalo't pamamasada lang ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Tiga-tiga na lang kasi mataas ang krudo, di ba? Eh wala na ngayon, lalong wala na. Siyempre, ano na, tiga-tiga na lang kung saan tayo makakadiskarte. Ayon sa BFP, nagmula sa sunog sa ano sa electrical. Gusto na nakadikit po sa ano, nakadikit po sa ano nila. Kasi hook, light construction materials. Wala naman daw nasugatan sa insidente. James Agustin, GMA News. Mabigat ng araw sa budget ang mahal ng bilihin, dumagdag pa ang pagmahal ng liquefied petroleum gas o LPG para sa mga nagnenegosyo ng karinderya. Pati mga motoristang gumagamit ng auto LPG, problemado rin. Balitang hatid ni Bam Alegre. Ang patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo malapit na sa sikmura. Apektado na rin kasi nito ang LPG na madalas na gamit sa pagluluto. 3 pesos and 25 centavos ang itataas kada kilo ng LPG o liquefied petroleum gas sa isang standard na 11 kilos na LPG. Ito ay aabot ng 35 pesos at 75 centavos na tangasingil. Para naman sa auto LPG, 1 pesos at 81 centavos ang itataas. 10 taon na nagtitinda ng kwek-kwek sa Marikina Public Market si Vanji Ponce. Sa tinagal-tagal niya sa hanap buhay niya, ngayon daw ang all-time high na presyo ng LPG. 24 hours bukas ang stall niya, kaya 3 araw lang tumatagal ang LPG niya. Kaya mahabdi raw talaga sa bulsa. Mataas nga ngayon, mahirap po. Dati, mas malaki yung tinaas ngayon. 800 plus lang po dati, ngayon 1,000 plus na yun. Mahirap po. Konting adjust lang, nag-ano lang kami. Wala magawa eh, dadagdag lang ng ano. Una, nag-ano lang. Naglalabas lang. Sa dami naman ng ulam na itinitinda ng karinderya nila Christopher Luna, 24 oras din silang bukas dito sa Marikina Public Market. Mabilis din silang maubusan ng LPG. Ngayon lalo pang tumataas ang presyo nito, baka raw maubusan na rin sila ng kita. Para po sa amin, halos napakahirap po dahil sa nagmamahal na nga po yung ano, yung gasol, halos nagmamahalan na din po yung mga bilihin. Kaya mahirap po. Kailangan din po itaas yung bilihin kasi para mabawi din po yung ano, yung mga nagastos. Yung mga suki din, may ibang regular customer na minsan ano, nagugulat, bigla na lang tumataas yung presyo. Tapos yung iba naman, halos okay lang. Bam Alegre, GMA News. Wala raw pong inaasahang taas singil sa kuryente ngayong Abril at sa Mayo. Ayon sa Energy Regulatory Commission, yan ay kahit pa inaasahang tataas ang konsumo ng kuryente dahil sa tag-init.
Sabi ng ERC, maaaring sa tag-ulan na lamang magpatupad ng power concessionaires ng dagdag singil kung kailan mababa ang konsumo ng kuryente. Nauna ng pinayagan ng ERC ang dagdag singil ng Meralco na 6.25 centavos per kilowatt hour nito pong Marso. Pero sabi ng Meralco, mayroon pa raw silang hindi pa na idadagdag. Siniguro naman ng ERC na bagamat manipis, sapat naman anila ang supply ng kuryente. Kahit tag-init, posible pa rin may bagyong mamuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Abril. Ayon sa PAGASA, kung sakali, posibleng sa Caraga Region o Eastern Visayas lalapit o maglalandfall ang bagyo. Maaari naman itong lumihis sa bansa. Sa ngayon, walang namamataang sama ng panahon. Easterlies ang patuloy na nakaapekto sa eastern section ng bansa habang northeasterly surface wind flow ang umiiral sa extreme northern Luzon. Sa mga susunod na oras, asahan po ang pag-uulan sa malaking bahagi ng bansa. Posibleng heavy to intense rain sa ilang panig ng Mindanao base po sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulanin pa rin ang halos buong Northern Luzon, Palawan, Visayas at Mindanao, lalo na sa bandang hapon at gabi, bukas at sa Linggo. Ngayong hapon, posible ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Bababa ang tsansa nito at bukas at sa Linggo. Dahil sa tindi ng init ng panahon, bibigyan ng 30 minutong pahinga ang mga MMDA field personnel para iwas heat stroke. Inaangal din ng mga nag-aalaga ng pananim at hayop ang mainit na panahon. Balitang hatid ni Jamie Santos. Mula sa 50 sisiw, nangalahati ang bilang ng mga sisiw ni Aling Erlinda dahil araw-araw daw ay may namamatay dito. Ito ang dinaraing ng ilang nag-aalaga ng sisiw sa Mangaldan, Pangasinan, ngayong tumitindi ang init ng panahon. Sabi ng Municipal Agriculture Office, bibigyan nila ng technical assistance ang mga may-ari ng sisiw. Ulan naman ang dasal ng mga magsasaka sa kabatuan sa Isabela. Sa tindi kasi ng init, bitak-bitak na ang lupa sa kanilang gulayan. Bukod dyan, sa May 9 pa raw muling magsusuplay ng tubig sa mga ipinasarang irrigation canals noong Marso. Sa Lake Cebu naman sa South Cotabato, mainit sa umaga hanggang tanghali at uulan naman ng malakas tuwing gabi. Nasisira rin ang mga pananim na gulay dahil sa mga uod, kaya ang mga magsasaka agad nang inaani ang kanilang tanim. Naitala ang pinakamainit na temperatura sa bansa na 37 degrees Celsius sa San Jose Occidental, Mindoro. Umabot naman sa 36 degrees Celsius ang init sa Metro Manila, habang 39 degrees Celsius ang heat index o ramdam na init. Base sa weather forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa 35 hanggang 36 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila. Dahil sa tumitinding init ng panahon, magpapatupad ng 30 minutong heat stroke break ang MMDA para sa kanilang field personnel. Iiral ang heat stroke break mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Depende sa oras ng trabaho ng traffic enforcers at street sweepers. Pwede rin silang bigyan ng dagdag na 15 minutong pahinga kung 40 degrees Celsius pataas ang naitalang init factor sa Metro Manila. Ilan sa mga sintomas ng heat stroke ang pag-init ng balat o lagnat, pagkahilo, pananakit ng ulo at mabilis na tibok ng puso. Maari ring makaranas ng kumbulsyon at mawala ng malay ang isang na heat stroke. Para makaiwas sa heat stroke, payo ng Department of Health, huwag masyadong magtagal sa labas kung mainit ang panahon. Uminom ng maraming tubig at umiwas muna sa tsaa, kape, soft drinks at alak. Magsuot din ng sombrero at damit na may mahabang manggas kung lalabas at ischedule ang mga mabibigat na trabaho sa oras na mas malamig ang panahon. Jamie Santos, GMA News. Alert Level 1 pa rin ang Metro Manila hanggang April 15, base po yan sa bagong alert level system ng Malacañang. Alert Level 1 din sa ilang syudad at probinsya sa Northern Luzon, Southern Luzon, Bicol at ilang bahagi ng Visayas. Alert Level 2 naman sa Benguet, Ifugao, Quezon, Palawan, Camarines Provinces, Masbate, Iloilo, Negros Occidental at sa Cebu. Pati na rin ilang lugar sa Visayas. At maging sa Mindanao. Nasa Office of the Presidential Spokesperson Facebook page po ang kumpletong listahan ng mga lugar na nasa Alert Levels 1 at 2. Mungkahi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, gawing requirement ang booster card sa mga establishmento simula sa Hunyo.
Ayon kay Concepcion, kailangan talaga ang booster shot dahil posible pa rin magkaroon ng mga bagong variant ng COVID. Posible rin daw ang paghina ng epekto ng huling bakuna pagdating ng Hunyo. Muli rin niyang hinikayat ang mga wala pang anti-COVID booster na magpaturok na. Kailangan na rin daw kasing magamit ang mga bakuna bago ito mag-expire. Sang-ayon ang ilang business group sa mungkahi ng tagapayo ng Pangulo. Kung dati tutol si Pangulong Duterte na itigil ang isabong dahil sa tulong nitong pangdagdag pondo ng gobyerno, ngayon, iba na ang kanyang sinasabi. Marami daw mga Pilipino na maubusan ng iprinda yung bahay, mga estudyante, nagsali na. Pero kung totoo yan, before I go, parahin ko. It's getting to be a very serious problem for the Filipino. Kasi pati daw yung mga asawa, magpusta, gano'n. Pag-aral mo na natin. Then, kung totoo yan, hintuin ko yan. Pinaiimbestigahan ng Pangulo ang mga balita na marami raw ang naubusan ng pera at nagbenta ng bahay dahil sa online sabong. Nahuli kamang pananaksak na isang lalaki sa kanyang kainuman sa Tondo, Maynila. Ang ugat niyan alamin sa balitang hatid ni Darlene Kai. Nag-iinuman ang ilang lalaki sa eskinitang ito sa barangay 215 Tondo, Maynila nang bigla na lang tumayo ang isang lalaki, sinugod ang kanyang kainuman at pinagpapalo at pinagsasaksak. Sinubukan silang pigilan ng isa pang lalaki pero nakatumba na ang biktima, inundayan pa ulit siya ng sunod-sunod na saksak. Tumigil lang ang suspect nang dumating ang barangay Tanod na biyena ng biktima. Yung suspect, nakasalubong ko, may hawak pang kutsilyo. Nung pagtutok ko ng flashlight, pinuntahan ko yung tatay. Nung suspect, sabi ko, Angelo, yung anak mo, pinatulan si Lonlon. Sila magkakainuman. Patay Malaysia pa siya, lumapit siya ron sa biktima. Paglapit niya sa biktima, nakita niyang bulagta. Bigla na silang nawalang mag-aama. Tumakas ang suspect na kinilalang si RG Balatbat. Ayon sa kanilang kainuman, nagkapikunan daw ang dalawa. Nag-iinuman muna kami, tapos nagsagutan po sila. Tumayo na po ako, tapos yung pisang po yung siya, tumakbo na. Kasi tumatalisik sa mga bote. Kasi tumayo ako doon, nakatayo po ako. Pagpalo ng bote po, pinag-isak sa kanya. Nag-isak niya, nakaupo na yung tao. Hindi na po lumalaban. Sinubukan niya raw umawat pero natakot siyang baka siya naman ang pagbalingan. Sabi ko pre, wag mo na nga yun pre. Sabi niya. Nagmura siya. Umumura na sa akin to yun. Binalikan niya yung suspect. Kaya hindi ko na inano eh. Mamamaya, mandilim yung paningin niya. Isinugod sa ospital ng biktimang si Jefferson Denoso. Ayon pa sa barangay, marami na raw asunto ang suspect sa kanilang tanggapan. Nanakaw ng tinyelas, ng mountain bike, iba-iba po kasama sa watchlist po ng barangay. Isinusuka na po ng barangay yan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya pati pagtugis sa suspect. Darlene Kai, GMA News. Tatlong Friato magmatic bursts ang naitala ng FIVOC sa Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras. Bukod po dyan, nagkaroon din ng 13 volcanic earthquakes sa paligid ng bulkan, kabilang ang 3 volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 3 minuto. Nakataas pa rin ang alert level 3 sa Taal dahil sa banta ng malakas na pagputok. Mahigpit pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok sa danger at high risk zones. Gayun din ang pagpalaot sa lawa at paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Mananatili raw na neutral at walang susuportang presidential candidate si Pangulong Duterte. Sabi ng Pangulo, wala siyang ikakampanyang partikular na kandidato. Sa kabilayan ng pag-endorso ng kanyang partidong PDP Laban Crucifaction kay presidential candidate Bongbong Marcos. Dati na rin sinabi ng Pangulo na hanggat maaari ay isang abogado at taong may compassion ang papalit sa kanya. Mga kapuso, imbis na April 15, sa April 18 na ang deadline ng BIR. Sa pagpapasa po ng annual income tax return at pagbabayad ng buwis para sa taong 2021. Sabi po ng BIR, papatakase ang original na deadline sa Biyernes Santo. Maaring mag-file ng ITR at magbayad ng buwis sa mga otorisadong banko at revenue collection officers. Dianig ng magnitude 5 na lindol ang Siargao Island sa Surigao del Norte. Naitala po ang sentro nito sa layong 60 kilometers northeast ng bayan ng General Luna pasado alas 9:30 kanina. May naitalang intensity 2 na pagyanig sa mga bayan ng
General Luna at Dapa. Ayon sa FIVOX, posible daw itong aftershocks. Gagawin na raw permanente ng Civil Service Commission ang flexible work arrangement para sa mga empleyado ng gobyerno. Tinanong namin ang mga manonood kung ano ang masasabi nila rito. Sabi ni Musa Harmony Melody, huwag daw muna sana yang ipatupad. Baka mahirapan lang daw ang mga manggagawa at ang ekonomiya ng bansa. Sabi naman ni Lynn Rin Reyes, sana lang daw ay hindi ito makaapekto sa ibang manggagawa gaya ng mga nasa skeletal workforce at minimum wage earners na nasa pribadong sektor. Para naman kay Virgilio Dedeles, tama lang na gawing permanente ang flexible working arrangements sa gobyerno. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan. Bisitahin ang Balitang Hali Facebook page at mag-comment. Job opening po tayo, hiring ng isang Chief Education Supervisor sa Department of Education Region 7. Hanggang April 8 ang application. Isang administrative assistant naman ang kailangan ng Cebu Technological University. Para po yan sa iba pang mga detalye, bisitahin ang cse.gov.ph/career. Makakapanayan po natin ngayon ang Presidente ng Tourism Congress of the Philippines na si Ginong Jojo Clemente. Magandang umaga po, Ginong Clemente. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, sa muling pag-anyaya at sa magandang umaga sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Apo, kumusta po yung kahandaan ng industriya ng turismo lalo't na formal ng reopening natin para sa lahat ng mga fully vaccinated tourists mula po sa lahat ng bansa? Handang-handa na kami, Rafi, no? Dalawang taon naming pinagplanuhan, pinagpreparahan at pinaghandaan ang aming pagbubukas ulit sa mga lahat ng turista na gustong bumalik sa Pilipinas at pumunta dito. Ano po yung mga arrangement at mga changes na ginawa po ninyo para mas ma-improve hindi lang yung seguridad ng mga bibisita pero yung overall experience nila dito sa Pilipinas? Pangunahin sa ginagawa namin ay yung pagpapatupad ng mga health and safety protocols. So kami ngayon ay namimigay ng mga health kits, halimbawa no, may mga face mask, may mga hand sanitizers, may alcohol, at pag pumunta din sila sa mga lugar na pupuntahan nila, nakikita natin nandyan lahat ng mga kailangan para ma-maintain na natin yung kalusugan ng tao. At kami din tuloy-tuloy sa pag-obserba ng mga yung mga procedure katulad sa mga restaurant, hindi pa rin tabi-tabi ang mga tao, kailangan pa rin nakamask pag umiikot. At sa mga hotels din, ginawaan din ng mas malawak ng mga contactless transactions or contactless interaction para hindi masyadong magkahawahan kung sakali. Mm-hmm. Ito po bang mga pagbabagong ito, nakadagdag gastos po ba sa inyo or makakatipid kayo in the long run? May konting dagdag na gastos din naman yan, pero tinitingnan natin yung kalusugan at yung siyempre yung perception na ang Pilipinas ay sumusunod, tumutugon sa lahat ng mga procedure at kung anong kailangan gawin para hindi na maulit ang pag-surge ulit ng COVID virus dito. Mm-hmm. We understand po, bago magkaroon ng mga lockdowns, bago magluwag yung ating ekonomiya, may mga ipinapatupad kayong mga discounts, hindi ho ba? Magpapatuloy ho ba ito o magmamahal na ngayon at parating na, lalo na yung mga foreign tourists? Tuloy-tuloy pa rin yan, Rafi, no? Kasi alam naman natin na kailangan ulit nating akitin ang mga turista para bumalik dito. At syempre, naapektuhan ang ekonomiya ng buong mundo. So, kahit na meron man sabihin natin panggastos na magbiyahe ang ating mga bisita, hindi tulad ng dati, no? Nung bago ng pandemya. So, kami naman, ang gusto lang namin ngayon, papabalik sila dito or mahikayat na pumunta sa Pilipinas. At saka na muna namin iisipin yung mga kita na medyo mataas-taas. Ngayon, ang iniisip lang natin, makarating sila at wag lang malugi ang ating mga negosyong turismo at matulungan yung mga manggagawa na nawala ng trabaho ng halos dalawang taon. Mm-hmm. And of course, bago po dumating yung mga foreign tourists, naka-angkla rin yung turismo, hindi ba sa mga lokal na mga turista? Paano po natin aalagaan ang mga ito at magpatuloy na madami yung mga lokal na turista na bumisita sa ating mga tourist destinations? Rafi, ang domestic tourist ang talaga yung pinakamaraming bumabiyahe sa Pilipinas. So, tuloy-tuloy pa rin, nabanggit mo kanina, yung mga special rates, yung mga discount, mga promo.
tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay namin sa ating mga domestic traveler para tuloy-tuloy pa rin ang pag-iikot, mas lalo ngayon na tag-init na at malapit na rin ang mahal na araw. So nakikita naman natin tulad nitong Holy Week, puno na yung ating mga ibang lugar, no, Pasyalan tulad ng Boracay, Tagaytay, Bohol. So masigla ang ating domestic travel. Mm-hmm. And we understand Pilipinas din po mag-host ng World Tourism Congress, tama ho ba? Gaano na tayo kahanda rito at gaano kalaki yung impact kaya nito para sa ating tourism industry? Again, handang-handa na yan. Matagal na naming pinag-uusapan, magkakasama ang private sector at ang Department of Tourism, no, para at ang WTTC para mairaos ko sa Pilipinas. Magandang sinyalis to para sa bansa dahil ito ay isang malaking sama-sama ng lahat ng mga asosasyon ng turismo sa buong mundo. At ang pag-uusapan dito ay kung paano tayo ulit makakabalik doon sa turismo na nakasanayan natin bago mag-pandemya. So maraming pag-uusapan at makikita ng iba't ibang kawani ng ibang bansa, iba-ibang representante ng Pilipinas ay handa na papasukin na ang ating mga turista. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat, Rafi, at salamat din sa ating mga tagapanood. Tourism Congress of the Philippines, Jojo Clemente. Update po tayo sa paghahanda ng COMELEC sa May elections. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Connie, simula mamayang hating gabi ay sisimula na ng COMELEC ang pagde-deliver ng mga kagamitan para sa eleksyon sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, mga ballot box at vote counting machines ang karga ng mga ide-dispatch na truck mamaya na manggagaling sa COMELEC Warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Didiretso ang mga truck sa mga transportation warehouse ng COMELEC sa iba't ibang probinsya. Uunahing hatiran ng mga kagamitan ang Mindanao. Sa loob ng 2 linggo, araw-araw magde-dispatch ng mga election materials ang COMELEC. Target nila itong matapos sa April 19. Pagkatapos niyan, sunod namang iahatid ang mga balota. Mamayang gabi mismong si COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan at COMELEC Commissioner George Garcia ang mag-witness ng pagsaselyo ng mga truck na magdadala ng mga materyales para sa eleksyon. Para sa transparency, papakita ng COMELEC ang pagsaselyo ng mga truck sa mga miyembro ng media, mga political parties at iba pang stakeholder. Samantala, Connie, katatapos lang ngayon ng MOA signing o pagpirma ng kasunduan ng COMELEC at DICT o Department of Information and Communications Technology para sa mga online services nila ngayong election 2022. Kabilang dyan, ang precinct finder, voter registration status verifier at election results website. Yung precinct finder, doon nyo po makikita kung saan presinto kayo naka-assign para sa araw ng election. At sabi ng DICT, ngayong araw, target ay ma-access na yung precinct finder sa website ng COMELEC. Connie? Maraming salamat, Jonathan Andal. Successful ang Stronger Together GMA Pinoy TV at Expo 2020 Dubai na dinaluhan ng halos 3,000 individual sa Dubai Millennium Amphitheater. Nagpakitang gilas si Asia's Limitless star Julian San Jose sa pagkanta ng Adele at OPM songs. Nagpawaw rin si The Clash Season 3 Grand Champion Jessica Villarubin. Nagduet din sila ni Jabs. Hindi rin nagpahuli si False Positive star si Yan Lim na umawit at pinakita ang kanyang piano skills. Nagperform din ang Dubai Filipino Overseas Chorale, United Cebuanos Folkloric Dance Ensemble, Filipino W Copa Singers in UAE, and MDM Dancers. May meet and greet din sina Julianne, Sian at Jessica sa mga kapuso roon. War Santiago, Jemeng. Sa mga naghahanap ng meatless option na swak ngayong Lenten season, baka gusto nyo subukan ng sisig vegan na ipinagmamalaki ng mga Ilocano. Sama-sama tayong matakam sa balitang hatid ni Teres Undayo ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Ito ang sizzling vegan. Hindi siya meat, wala siyang kasamang meat. Even yung sauce, even yung mga spices, lahat yun is made out of plant. So yung concept na vegan, gusto namin incorporate din sa laksa dishes namin. Sa kawali na may mainit na mantika, unang lutuin ang tofu hanggang maging golden brown. Saka ito iset aside. Gamitin ulit ang mantika sa pagisa ng bawang, mushroom, bell pepper,
at sibuyas. Lagyan ng soy, wine, sukang Iloco, seasoning, ground pepper, sriracha, at creamy vegan sauce. Kapag creamy at nanunuot na ang lasa ng pinaghalo-halong sangkap, ilagay na ang unang nilutong tofu. Ilipat na sa sizzling plate, lagyan ng napritong bawang at onion leeks para mas maging lalong katakam-takam. Kasama si Norman Raka, Teresundayon, Balitang Amyanan. Ang sarap! Happy weekend po sa ating lahat at naway nabusog po kayo sa may init na balita sa oras na ito. Mula po sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino, ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.